Okay guys, so ngayon i-discuss ko yung pinagkaiba ng Shopee Pay tsaka ng Shopee Coins. So, punta tayo sa Shopee para mas maintindihan nyo yung sinasabi ko. So, ito yung Shopee Pay, itong nasa left side. Ito naman yung Shopee Coins yung nasa right side. So, meron akong Shopee Pay na 43.85 and Shopee Coins na 223.72. So, ang unang pinagkaiba nila is walang expiration ng Shopee Pay. Ang Shopee Coins ay may expiration, guys. So, kung i-click natin yan, tapos itong arrow dito or na, parang naka yung side na yun. Tapos, ito makikita nyo yung expiration is coins expiring on August 31, 2021. While yung Shopee Pay is wala siyang expiration. So, ayan. So, itong Shopee Pay, para makapag-cash in tayo, magka-top-up lang tayo ng any amount na gusto natin. Ayan, kung 300, 4,000, 15. Then, ang payment natin is kung ano yung gusto natin, pero sa pwede rin sa balance natin. Kung seller tayo, pwede rin sa payment center or e-wallet. GCash, Coins, Robinson, Easy Pay, yan. So, pwede rin over the counter. Mamili na lang kayo dyan. Pwede yung online payment. So, ayan yung mga yun. So, pinaka laging ginagamit din is yung sa GCash. Galing sa GCash para makapag cash in sa Shopee Pay or sa coins. Or pwede rin sa debit card natin. So, sa card natin sa Metrobank, halimbawa, BPI, no, etc. So, ganun lang yun. Well, yung Shopee Coins naman is ito, hindi tayo nakakapag-top up dito. So, ito guys, na-earn lang natin sa pag-order. Gamit yung voucher natin. So, makakapag-earn tayo ng mga coins sa mga check-in. Ito, halimbawa, ayan, daily na check-in tayo and day 1 to day. So, may mga coins na katumbas yun. So, kung i-click nyo lang itong nandito, kasi na-click ko na yan, kaya nakalagay come back tomorrow to get 0.20 coin. So, yan yung isang way. Yan. Then, yan nga yung sabi ko kanina. Yung mga pag-bibili natin, pag-order natin. So, may makukuha tayo dong coins. Ma-earn natin na coins. Sa spending, ang pinagkaiba nila is, ang Shopee Pay kasi is, lahat yan kung, itong 40, pwede ko siyang pangbayad ng buo. So, halimbawa, ito. So, yan, mag-order tayo ng flower gardening pot. So, kunyari, isang piraso. Ayan, 38, no? So, click natin yung 38. Tapos, check out tayo. So, meron kasing shipping fee. Wait lang. Check natin kung ay meron ng free shipping. Okay, iba na lang. Kasi may free shipping, important din na lang yung balance ko. So, sa load tayo. So, halimbawa, sa load, ayan. So, kunyari itong 30. So, check out natin. So, sa coins, ang pwede lang natin i-redeem yan is 12. Pero sa Shopee Pay, yung 24 is pwede natin bayaran ng buo. Ayan, kung mapapansin nyo, sa Shopee Pay yung payment method ko. Then, mag-input lang ako ng PIN para mabawas yan sa Shopee Pay balance. Well, sa coins nga, 12 lang. So, may proportion lang sa coins na pwedeng i-redeem. Unlike sa Shopee Pay. Kasi, yung Shopee Pay is tayo mismo yung nag-top up nun or yung nag-cash in. So, yun. Pero, ang pinagkaparehas nila is pareha silang equivalent to 1 peso. So, kung 43.85 equals to 43.85 pesos yan. And yung coins, 223.72 is to 223.72 peso. So, kung ilan yung babayaran natin, kung kunyari 100 pesos, so, pwede yung mabawas sa coins natin na 223.72. Yung equivalent siya is 1 coin equals to 1 peso. 1 Shopee Pay equals to 1 peso. So, ganun guys. And pwede silang parehang pambayad. No, kahit anong transaction dito sa Shopee.
So, pwede sa bills, sa load, and sa pag-order. So, yun lang guys. I hope meron kayo natutunan, no? And kung may meron kayong mga questions and queries or suggestions, just comment down below. So, yun lang guys. Goodbye!